Kanino pa ba ako galit? Okay, saan ba si Iggy Arroyo dyan? Ano yung sama ka laro si Iggy? Pagkat ang mga tapo! Sam! O ngatkat! Pagkat ang mga tapo! Sam! Simulat nyo ng tulad nyo! Maliwanag naman, matagal na po yun mula pa ng 2004 hanggang 2006, 2007 kapag may mga banta na magkakaroon ng cha-cha ng charter change. Ang sinabi ng CBCP ay ang mahalagang ang panahon na tama at ang paraang tama, wastong panahon at wastong paraan. At ngayon po ang wastong panahon ay pagkatapos ng 2010 para hindi po mabahiran no, ng politika ang pagpapalit ng ating konstitusyon na yan po'y saligang batas ng ating bayan. Kaya yan ay dapat mahalaga at bigyang halaga. Kaya nga yan ay dapat hindi pa pasukan ng politika at lalong-lalo ng paghihinala. At mangyayari lamang yan pag natapos ang eleksyon ng 2010. At ang masong paraan ay ang sa pamamagitan ng Constitutional Convention sapagkat dapat pipiliin natin ang taong nararapat ng siyang may kakayahan na siyang magbago ng ating saligang batas. Sa ngayon, hindi po tayo nakakaasa at hindi tayo naniniwala na ang mga taong umuupo sa Kongreso natin ay siyang karapat-dapat na tao. Lalong-lalo na sa kanilang ginawa ng pag-railroad ng resolution na ito ng 1109, ipinapakita na hindi sila responsable at hindi sila nananagot sa bayan. Kaya nakakatakot po na ibigay natin sa kanilang kamay ang pagbabago ng saligang batas. At hindi po tayo magkakaroon ng maayos na batas kung ang saligang batas natin ay depektibo. Kaya dapat pangalagaan natin at bilang mga mamamayan sa demokrasya ay kailangan nating bantayan at pangangalagaan na ang batas na mapapatupad sa atin ay mga batas na maaayos. Kaya binabati ko pa yung lahat dito na nagkaroon ng tapang at nagkaroon ng malasakit na pumunta rito upang ipakita ang ating pagtutol na ipapakita natin sa House of Representatives. Sa kanilang ginawang ito, they were not representing us. No, hindi ang bayan ang kailang paninindigan, kundi ang ibang mga lakas natin sasabihin yun sa iba. No, na, ang tunay... Dahil po ang ating labanan ngayon ay hindi na pampolitika o pang-ekonomiya. Ito po ay larangan ng isang pagtutunggali ng kasamaan sa at ang kabutihan. Pagkatunggali ng kadiliman at kaliwanagan. Ang mga manggagawa po at hanay ng masang anak pawis ay kaisa ng sambayanan upang tugisin si Gloria makapagalato Arroyo at ang lahat ng kanyang tuta
kasama na kapananayunang barahibo ang kawalang-hiyaan ng mga congressman doon sa kongreso. Tuso nilang ilusot ang CONAS upang baguhin ang konstitusyon at manatili si Gloria mga pagkalaroyo sa pwesto beyond 2010. Mga kasama, tama at palibang ebidensya ang kailang ginawa. Ebidensya ng kongreso ito mga kasama ay kongreso ng Malacanang, kongreso ng mga trapo at kongreso ng uling kapitalista. Ngunit mga kasama, hindi lamang ang kongreso ito, kundi ang lahat ng nagdaang kongreso ay kongreso ng mga kabataan. At hindi lamang ang kongreso ito, pati ang buong gobyerno mismo at lahat ng kanyang mga ahensya ay pugad ng mga magnanakaw, pugad ng mga kabataan. Kaya dapat na mga kasama, ito'y ating tugisin, ito'y ating tugisin, ito'y ating lansagin, at itayo natin ang isang gobyerno na ligtas sa mga trapo, isang gobyerno ng masa. Kaya mga kasama, revolusyon at itchacha, revolusyon para sa pagbabago. Magandang hapon at mabuhay ang sambay ng Pilipino. Kung isang tao ay nasa bingit na ng bangin at ilang hakbang na lamang ay kamatayan, dalawa lang ang kanyang gagawin. Sisigaw siya at hihingi ng saklolo o magdadasal. Mga kababayan, tinutulak na tayo ni Gloria na tanggapin ang kanyang masasamang layunin. Mga kongresista ni Gloria, nung kayo'y musmus ba, nangarap ba kayo na maging alila ng isang masamang pangulo at paging sunod-sunuran na lamang niya? Pinangarap ba ninyo na maging bayani o tumaplis sa isipan ninyo na maging kontrabida na lang sa bayan? Magkano ba ang inyong konsyensya? May presyo ba ang inyong kaluluwa? Meron pa ba kayong Diyos na sinasamba o pera na lang ang sinasanto ninyo? Ako ay isang simpleng Pilipino, ngunit nabiyayaan na magkaroon ng isang ama na katulad ni FPJ, na minsan sa isang saglit ng ating kasaysayan, ay ang nagkukunwaring presidente at maging na siyang Prime Minister for life! Papayag ba kayo sa CONAS? Papayag ba kayo sa Chacha? Please, kung kayo hindi papayag, ako papayag. May napakarami namang Pilipinong traitor dyan, ay sasali na rin ako. Nandito ako, si Congresswoman Wala Change! Siya, nandito siya ngayon, ha? Gusto niya ng CONAS, and we want to kick your ass! Oh! Pakito! Ikaw, tagagawa ka lang ng trapal namin! In the way of my plans and my destiny as the next president of the Philippines! Pakiro! 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 Bakito ka pa sa larangan ng politika? Wala ka pang alam sa inner workings ng pangungurap at power grabbing! Hindi mo alam kung anong kailangan para manalo bilang presidente! Kailangan mo ng naglalakihang billboard! Kailangan mo ng magagarang TV commercial! Malaking pera ang kailangan mo dyan! Ha? Kailangan mo at least 20 million votes! Ngayon, pakyo! Kung ako sa'yo, tumakbo ka na